Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkaisa ng Espiritu Santo na way sumayin niyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, nasa Webis tayo ng 26 na linggo ng pagkaraniwang panahon sa unang taon ng ating pagdiriwang. Ating gunitain si Santa Maria Kowalska. Sama natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon ay narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor at pambansang nambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon ng mga nakisa sa atin sa mitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon ng mga nakrosposting ng mga chapels, groups at communities. Idagdagin natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo tigit na sa Ukraine. Mga kapatid, sa aklat ni Nehemia ay ipinapahayag na ang pagbasa sa aklat ng kautusan ay nagdala ng isang pagbabalik loob ng lahat ng tao upang kanilang kilalanin ang Diyos na si Yahweh. Sa ating ebanghelyo ngayon, tayo'y tinatawag na magpahayag ng mabuting balita sapagkat marami ang anihin ngunit kakaunti ang mga magagawa na magdala ng ebanghelyo o mabuting balita sa kapwa. Sa mga sandali rin sa ating buhay na hindi natin napahalagahan ang mga salita ng Diyos at dahil dito tayo, dahil sa ating karapukan at kinain nagkasala, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa iyong kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasama ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa iyong kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Paawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong pinakadakilang magagawa ay magpatawad. Ang iyong laging ipinapakita ay pagkahabag. Padaluin mo sa aming walang humpay ang kanhang loob mong sa aming inilaan upang sa pagkakamit namin
sa pangako mong bigay, kami gawin mong kasalo sa ipagkaloob mo sa kalangitan. Sa pangalan ni Jesucristo kasama ni Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Nehemias. Noong mga araw na iyon, unang araw ng 7th buwan ng taon, nagkatipon ang lahat ng Israelita sa Jerusalem sa liwasang bayang nasa makapasok ng pintuan patungo sa tubig. Hiningi nila kay Ezra ang aklat ng kautusan ni Moises na ipinatutupad ng Panginoon sa bayang Israel. Si Ezra ay isang saserdote at dalubhasa sa kautusan na sinugo ng Panginoon noong panahon ni Moises. Kinuha nga ni Ezra ang aklat. Dinala niya ito sa kapulungang binubuo ng mga lalaki, babae at mga batang may sapat ng gulang at pangunawa. Mula sa umaga hanggang tanghali, binasa niya ang kautusan sa harapan ng mga taong natitipon sa liwasang bayan. Ang lahat naman ay nakinig na mabuti. Siya ay nakatayo sa isang entabladong kahoy na sadyang itinayo sa pagkakataong iyon. Si Ezra ay nakikita ng lahat sapagkat mataas ang kanyang kinatatayuan. Ang lahat ay tumayo nang buksan niya ang aklat. Purihin ang Panginoon, ang dakilang Diyos, ang wika niya. Ang lahat naman ay nagtaas ng kanilang kamay at sumagot, Amen, Amen. Pagkatapos, nagpatira pa sila bilang paggalang sa Panginoon. Binasa ni Ezra ng maliwanag ang batas na ito ng Diyos at ipinaliwanag na mabuti ang kahulugan. Nang malaman ng mga tao ang dapat nilang gawin ayon sa kautusan, nabagbag ang kanilang kalooban, anupat sila'y napaiyak. Ang araw na ito ay dakila sa Panginoon na inyong Diyos, wika ni Nehemias at Ezra at mga Levita. Nakikinig ang mga tao at umiiyak nga, kaya't sinabi nila, huwag kayong umiyak. Wika pa nila, umuwi na kayo at magdiwang. Ang walang pagkain at inumin ay bahagi na ng mayroon, sapagkat ang araw na ito'y dakila sa Panginoon. Ang kagalakang dulot niya ay magiging kalakasan ninyo. Ang mga tao'y inaliw ng mga Levita at pinatahimik ang mga ito. Wika sa kanila, walang dapat malungkot sa inyo sapagkat ang araw na ito ay banal. Umuwing masaya ang lahat upang magdiwang. Kumain sila at uminom at binahigi na naman ang wala. Silang lahat ay nagdiwang sapagkat naunawa nga nila ang ipinaliwanag sa kanila. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ating kabutihat lugod ay nasa loobin ng Diyos. Ating kabutihat lugod ay nasa loobin ng Diyos. Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Ito'y utos na ang dulot sa tao ay bagong buhay. Yaong kanyang mga batas ay mapagkakatiwalaan. Nagbibigay ng talino sa pahat ang kaisipan. Ating kabutihat lugod ay nasa loobin ng Diyos. Ang tungtuning ibinigay ng puon ay wastong utos. Liligaya ang sinuman kapag ito ang sinunod. Ito'y wagas at matuwid pagkat mula ito sa Diyos. Pangunawa ng isipan, yaong bungang idudulot. Ating kabutihat lugod ay nasa loobin ng Diyos. Yaong paggalang sa puon ay marapat at mabuti. Isang banal na tungkulin na iiral na parati, pati mga hatol niya'y matuwid na kahatulan. Kapag siya ang humatol, ang pasya ay pantay-pantay. Ating kabutihat lugod ay nasa loobin ng Diyos. Ito'y higit pa sa ginto na maraming nagnanais.
higit pa sa gintong lantay na ang hangad ay makamit, matamis pa kaysa pulot sa pulot na sakdal tamis, kahit anong pulot, ito na dalisay at malinis. Ating kabutihat lugod ay nasa loobin ng Diyos. Magsitay na po ang lahat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Panginoon ay humirang pa ng 72. Pinauna niya sila ng dala-dalawa sa bawat bayan at buok na patutunguhan niya. Sinabi niya sa kanila, sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Idalangin ninyo sa may-ari na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang bukirin. Humayo kayo. Sinusugo ko kayong parang mga kordero sa gitna ng mga asong gubat. Huwag kayong magdala ng lukbutan, supot o panyapak. Huwag na kayong titigil sa daan upang makipagbatian kanino man. Pagpasok ninyo sa alinmang bahay, sasabihin mo na ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung maibigin sa kapayapaan ang nakatira roon, nasa sa kanila ang kapayapaan. Ngunit kung hindi, hindi sila magkakamit nito. Manatili kayo sa bahay na inyong tinutuluyan. Kanin ninyo at inumin ang anumang idulot sa inyo sapagkat ang magagawa ay may karapatang tumanggap sa kanyang upa. Huwag kayong magpapalipat-lipat ng bahay. Kapag tinanggap kayo sa alinmang bayan, kanin ninyo ang anumang ihain sa inyo. Pagalingin ninyo ang mga may sakit doon at sabihin sa bayan, nalalapit na ang pag-ahari ng Diyos sa inyo. Ngunit sa alinmang bayang hindi tumanggap sa inyo, lumabas kayo sa mga lansangan nito at sabihin ninyo, pati ang alikabok dito na dumikit sa aming mga paa ay pinapagpag namin bilang babala sa inyo. Ngunit pakatandaan ninyong malapit na sa inyo ang pag-ahari ng Diyos. Sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghukom ay higit na mabigat ang kaparusahan ng mga tao sa bayang yaon kaysa dinanas ng mga taga-Suduma. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyupo muna ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat
Purihin po natin ang ating Poong Hesus Nazareno. Nasa Uwibis tayo na 26 na linggo ng kanilang panahon sa unang taon ng ating pagdiriwang. At ngayon ay ating alalahanin ang ating santa na si Santa Maria Faustina Kowalska, ang siyang nagpapalaganap ng alastris na debosyon na tinatawag na chaplet para sa dakilang awa. Ang atin pong mga pagbasa ngayon ay una sa lahat patungkol sa ating pagkilala sa dakilang biyaya o kaloob ng Diyos. Una sa lahat, dapat nating tingnan na ang Diyos ay may kabutihang loob. Dahil sa kanyang kabutihang loob, nilikha niya ang lahat at ang tao ay nilikha na kakaiba sapagkat kanyang larawan at kawangis. Ngunit nagkasala din ang tao. Ngunit nagpadala ang Panginoon ng mga paraan. Una, mga patriarka at mga propeta upang ituwid ang daan ng tao. Hindi man sila nagbabalik loob, nagsalita siya mismo at ang kanyang salita ay nagkatawang tao at iyon ang ating Poong Hesus Nazareno na siyang nagtuturo sa atin na tayong lahat ay kanyang hinirang upang ipahayag ang paghahari ng Diyos. At ang paghahari ng Diyos ay paghahari ng Shalom. Shalom, isang salitang Hebreo na sa salitang Koinoponagrigo na ating napakinggan ngayon sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 10, ay Irene. At sa ating salita, kapayapaan. Kung ating napakinggan sa ating unang pagbasa, sa aklat ni Propit, sa aklat ni Gobernador Nehemias, Kapitulo 8, Verso 1 hanggang 12, at binasa ito ni Esdras na kung saan si Isra na ay nagpapahayag sa aklat ng Torah o aklat ng kautusan. Mayroon pong tatlong mga mahalagang tradisyon. Tradisyon ng Torah o mga aklat ng kautusan, na ito ngayon ang nasa unang pagbasa, aklat ng Nabiim o mga propita, at aklat ng Kitubim na mga aklat ng karunungan. At dito sa aklat ng Torah o mga kautusan, ang mga tao ay nabagbag dahil kanila pong napakinggan ano ang dapat nilang gawin upang ang kabutihang loob ng Diyos ay kilanlin, upang isabuhay nila ang buhay na matuwid at tumatalima sa kalooban ng Diyos. Sapagkat sinasabi pa sa ating Salmo 18 ngayon, ang kabutihan at lugod natin ay na sa loobin ng Diyos. Diyos na may kabutihang loob. At ang kabutihang loob ng Diyos na sa kabila ng pagpapabaya ng tao dahil ang tao ay nalulong at kinamalingan ang mga bagay-bagay dito sa mundo. Mga material na bagay, mga kapangyarihan na gawa lang ng tao, mga pamamaraan at kalakaran ng mga kahinaan ng tao ay siyang umiiral at hindi na ang tungkol sa paghahari ng Diyos sa bawat puso ng tao. Kaya, ang ating Panginoong Hesus, una sa lahat, ay humirang ng 12 na tinatawag niyang apostolis. Ang apostolis ay lumang salitang Koinoponagrigo na ibig sabihin mga misyonero o pinapadala. At ngayon sa ating Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 10,
versikulo 1 hanggang 12, dinagdagan pa niya ng 72 na tinatawag niyang mga alagad. At itong 72 na alagad o matitay ay mga disipulo upang papuntahin niya sila sa iba't ibang layon, bayan o lungsod na pupuntahan ng ating Panginoon upang ihanda ang mga tao. At ang kanilang gawin ay una, ang pagtuturo tungkol sa paghahari ng Diyos. Ang pagpapagaling ng lahat ng mga may sakit at ang pagpaparayas ng masamang espiritu o ng demonyo. At sinasabi pa sa ating ebanghelyo ngayon na sila ay pinapadala na parang kordero sa gitna ng mga lobo o mga asong gubat dahil ito ay simbolo na sila ay hindi tanggapin at hindi katanggap-tanggap ang kanilang mensahe tungkol sa ebanghelyo ng paghahari ng Diyos. Dahil ang mga tao ay nagkaroon ng isang pag-iisip na tama na ang pagsunod sa tura o kautusan. Hindi na kailangan pang sumunod sa kung anong turo. At ang turo ng Panginoong Isos, hindi naman labag sa kautusan. Ito ay pagpahiwatig pa at paglilinaw sa tunay na mensahe ng kautusan at walang iba kundi pag-ibig sa Diyos, higit sa lahat, at pagmamahal sa kapwa kaya ng pagmamahal sa sarili. Na ito ay mahirap gawin ng mga tao. Madaling sabihin na ibigin nila ang Diyos, pero ang pagmamahal sa kapwa ay napakahirap sapagkat konkreto na tao at sila ay napaligiran ng iba't ibang mga tao na nagpapahirap sa kanila o dili kaya ayaw nila. Kaya napakahirap isabuhay ang pangalawang kautusan na pagmamahal sa kapwa gaya ng pagmamahal sa sarili. Dahil ang 10 otos, ang una hanggang pangatlo ay tungkol sa pag-ibig sa Diyos. Mula sa 4 hanggang 10, ito ay pagmamahal sa kapwa gaya ng pagmamahal sa sarili. Hindi ito maisabuhay ng tunay ng tao, kaya hindi nila matanggap ang ebanghelyo. Kapag hindi nila matanggap ang ebanghelyo, hindi nila maisabuhay ang shalom. Kaya ngayon, sinasabi ng ating Panginoon sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 10, Versikulo 5, sinasabi niya na pagpasok ninyo sa alimang bahay, sabihin ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Irene ang ginagamit na salita sapagkat ang atin pong New Testament ay sa Koinokona Grigo. Irene ay salin sa salitang Hebreo na shalom. Pero ang shalom ay mas malalim, may malalim pa na kahulugan sapagkat hindi lang po ito kapayapaan. Ito ay kaganapan ng kapatiran, pagbubuklod ng lahat ng tao upang ang lahat ng tao ay magkakaisa. Hindi lang sa kapayapaan, magkakaisa upang maisagawa ang pagbabago ng kanilang buhay at pagbabago ng sambenan na walang maghahari ng mga masasama bagkos sila ay nasentro sa Diyos na siyang kanilang pinuno o hari sapagkat ang kanila pong pamaraan ay teokrasya. Mula sa dalawang salita, teos at krasya, teos, Diyos, krasya, ang pamamaraan sa pamahala. Hindi po demokrasya, hindi po monarkiya, bagkus teokrasya. At dahil dito, kailangan nilang isentro ang kanilang puso na ang Diyos ang siyang hari. Ang kanilang pag-isip ay tungkol sa mabuting balita na dala ng Panginoon. Kaya sinasabi nila lagi, nalalapit na ang paghahari ng Diyos. Magpahanggang ngayon,
Ganon pa rin ang turo ng ating simbahan na maghahari ang Diyos sa ating mga puso. Kapag ka maghahari ang Diyos sa ating puso, maiwasan po natin ang pagkamakasarili. Maiwasan po natin ang anumang kasamaan. Bagkus tayo ay gagawa ng mabuti upang ating bukurin, upang ating itayo, upang ating isabuhay ang Ebanghelyo ng Panginoon na kung saan maghahari ang Diyos at ang Kanyang kapayapaan ay siyang umiiral sa ating mga puso, sa ating mga budhi o konsensya at sa ating buong buhay. Tayo ay mga tao na gumagawa ng paraan na kung saan may malasakit, may paghingap, may pagtutulungan, may kapatiran, may pagkakaisa upang iwaksi ang mga masamang hilig ng tao at itayo ang panibagong bayan ng Diyos. Kung mayroon mang gustong maghahari at pinipili ng tao na masasama, kailangan matalsikin upang ang Diyos ay siyang maghahari sa pamagitan ng pumuno ng mabuting tao. Ito ang ating dapat tingnan, na ang Diyos ay maghahari kung siya ay pinapayagan at hinayaan nating maghahari sa ating mga puso. Ngunit kung ang mga kasakiman, kung ang mga paghumaling sa mga bagay-bagay na material, ngunit kung ang umiiral sa atin ay ang kayamanang makabundok, hindi po maghahari ang Diyos sa atin. Kailanman, ang Diyos, kahit na siya'y nariyan, hindi kilanlin na siya'y pumapanginoon sa buhay. Sa ating misa ngayon, atin pong ipanalangin na naway ang Diyos, Diyos ng pag-ibig, Diyos ng kapayapaan, ay siyang maghahari sa ating mga puso. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitoy na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, lumapit tayo sa Panginoon ng Ani at ipanalangin natin ang mga pangailangan ng simbahan at ng bumundo. Atin pong itutugon, basbasan mo ang aming pagpapagal o Panginoon. Basbasan mo ang aming pagpapagal o Panginoon. Ang lahat ng sumasampalataya naway maging mulat na tinawag ng Diyos sa pagpapalaganap ng Kanyang kaharian ng kapayapaan sa daigdig. Manalangin tayo. Basbasan mo ang aming pagpapagal o Panginoon. Tayo naway maging mulat sa ating bokasyon na magpahayag ng mabuting balita ng kaligtasan sa ating pamayanan. Manalangin tayo. Basbasan mo ang aming pagpapagal o Panginoon. Ang mga magsasakang nagbubungkal ng lupa, naway biyayaan ng mabuting panahon at mayamang ani. Manalangin tayo. Basbasan mo ang aming pagpapagal o Panginoon. Ang mga may sakit at mga nahihirapan sa buhay, naway makilala ang Diyos na nagmamalasakit sa kanila sa pamamagitan ng pag-aaruga ng kanilang mga kapamilya. Manalangin tayo. Basbasan mo ang aming pagpapagal o Panginoon. Ang mga tapat na yumao na nagpapagal sa buhay na ito, naway tumanggap ng makalangit na gantimpala. Manalangin tayo. Basbasan mo ang aming pagpapagal o Panginoon. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama naming nasa langit, tulungan mo kaming makilahok ng masaya sa gawaing pagpapahayag ng Ebanghelyo sa pamagitan ng halimbawa na aming ipinakikita sa aming buhay. Hinihilingin namin ito. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna ang lahat.
kapit, iyong basbasan sa amin, maging tunay na patay, dugo ng iyong anak. Magsitay na po ang lahat. Mang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihin niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanyang banal. Ama naming lumikha, lubin mong ikalugod ang aming paghandog na at ito, nawa ay siyang magkaloob ng iyong pagpapalang sa aming umaagos sa pamagitan ni Jesucristo kasama ni Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming kapangyarihan, ito na yung marapat ni kayo aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito ay aming mahihayag. Kahit na ito ay walang anumang may daragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin, ang nakikinabang ay kami rin yung pinakahirapan sa pangitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaysa namang yan sisiawit ng papuri sa iyong pahay sa kalangitan, kami nagbubunyo yung siyang kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukalang tanang kabanalan, kasmitan ng Espiritu, yung banal ang makalob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayun naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inamin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitay na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang paglalas, pagkamatay at ng pagkabuhay ng anak, at naalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na kapaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Kususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming na himlami pag-asang sila muling mabuhay, ganyan ang lahat ng mga pumanaw. Paawaan mo sila at tatuloyin sa iyong kalimanagan. Kawanin pa atin kaming lahat na makasayo sa buhay na walang wakas. Kaisa ang mga Birhen Maria ang ina ng Diyos ng kabiyak ng puso niyang San Jose. Kaisa ang mga apostol, San Juan Bautista, ni Santa Maria Faustina Kowalska, ni San Roque, ni San Lorenzo Reyes, ni Manila, San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na ang kalugod-lugod sa iyo. May ipagdiwang nawa namin ang pagpupuri si karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan,
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin na galing na utos, sa turo ni Jesus na pahayag natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang papapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkaluban ng kamaypaan araw-araw, iligtas sa kasalanan tira sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinanabikan na ilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayin siyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan siya. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkalob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad si bibig bago may sarapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Serve you.
Available na po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha na malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa Information Guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating sasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong malugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa plaza sa naman lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitay na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming banal na pakikinabang ay maglulot nawa ng kagalingan sa aming katauhan upang kami makatambal sa kaulatian ng aming dinalakukan sa tiniis na kamatayan na amin ngayong ipinahayag sa ginanap na pagdiriwang. Sa pangalan ni Jesucristo kasama ni Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakilahok ngayon sa ating Eucharistia o Banal na Misa. Kayo narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor at pamansang Dambana ni Jesus Nazareno kayo minaugnay sa pamagitan ng iba't ibang social media platform na posting sa iba't ibang paraan. Naway ang inyong panalangin ay linggay ng Poong Jesus Nazareno. Salamat po sa lahat ng walang sawang nabigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church o pamakatulong ang Quiapo Church sa kapwa natin mga mahirap at nangangailangan. Salamat po sa inyong tulong, pagpalain kayo pag Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon, pagpalain kayo lagi ng Poong Jesus Nazareno. Tayo pong lahat ay tinatawag ng ating Panginoon na atin pong ipahayag ang Ebanghelyo ng pag-ahari ng Diyos sa buhay ng bawat tao. Naway gawin natin ito upang magkaroon po tayo ng isang sambayanan na ang kultura ay pag-ibig at ang sentro at saysay sa buhay ay ang Diyos. Ngayon na po ang pumasbas. Mangyari po lamang itaas bagya, mga bagay-bagay ng pasbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inaigwas na ng cross ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mong hilingan ng kanan nagsusumamo sa iyo. Makamtan na nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng itang naloob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dalang imahin, dasalan at mga bagay-bagay. Basbasan ang may mga karamdaman. Sa pangitan ng bilisyon nito na may mahala ng pangako ng sabinyag, na ikaw ang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kang taglayang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Poong Jesus Nazareno. Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinturo ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Gusto Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sa isag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno,